Hello mga guys. Ayan. Meron tayo ngayon dito Infinix Smart 5 model X657C. Ang issue nito guys, shorted yung may-ari. Di bali kumpare ko naman yun. Ang sabi daw shorted daw. At hindi pa natin masyadong sure kung yung kumpare ko yung shorted o yung cellphone. Ang sabi kasi guys, bigla daw uminit yung sa may likod niya, mainit na mainit daw. So possible yun, siguro ginagamit nila na nakacharge. Tapos nasa high resolution o naglalaro, nasa high resolution, tapos nakacharge siya, tapos uminit siguro ng uminit dun sa likod. O, na hindi tinatanggal yung hindi tinanggal yung jelly case. O kaya, maaring may problema yung charger na ginamit nila, maaring sobrang taas. O kaya naman, sa charging port. O kaya, tabing yung pagkakasaksak. Maaring nag-cause ng mag-shorted yung mga connection niya sa ibaba. O kaya naman siguro overcharge, pero hindi pa natin sigurado kung full charge yung battery nito. Bali, kung mapapansin nyo guys, wala siyang ilaw na puti dun sa may taas. So deads to pag ganito. Malamang to IC. So check natin yung PMI ba yun? Yung power management IC nito. I-check na muna natin ito. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'ma show you all the path, if you want it bad. I'ma show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one.
working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is... Sa pagkakataon na to, guys, kailangan natin, ano, kailangan natin tanggalin tong metal cover ng board. Kasi nandun sa likod ng cover yung ano, yung IC na kailangan natin ma-check. So, ayun. At pass forward muna tayo para mabilis tayo ng konti. Medyo matagal yan. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Ah guys, kaya kinuha ko ng buo o tinanggal ko ng buo yung cover na yan, yung metal cover na yan. Kasi yung Infinix, umiinit yan dyan sa parte na yan. Bali, yung cover na yan yung nagsisilbing heatsink ng mga IC, lalong-lalo na dun sa PMI. Yan yung sumusuporta. Kaya bali, ang gagawin ko dyan, kapag binalik ko yung metal cover na yan, hindi ko na ibabalik yung ano, hindi ko na ilalagay sa ibabaw niya yung copper, tsaka yung kulay itim na parang tape, para magkaroon siya ng singawan. At least may heatsink na siya, may singawan pa. Uminit man, kahit papaano makakasingaw siya. Kesa wala yung metal cover na yan, mas may tendency na uminit ng gusto yung IC. So yun lang, at pass forward muna tayo. Path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I... Bali, nakakita ko na guys yung problema. Ang naging problema nito, pumutok yung IC. Ayan o, kung makikita nyo. Okay, lalapit ko dyan. Ayun. Kasi ganong makita eh. Nahirapan ako ipakita. Ayan. Ayan o, makikita nyo. Putok yung IC niya. So, ang gagawin natin dyan guys, papalitan natin. Yan yung naging dahilan kaya nagkaroon ng open. Kaya hindi kaya walang supply yung mga ano niya, ibang components niya. So, ayun. At papalitan na natin yan. Bali, sa mga ganyang sitwasyon guys, kung bagong-bago ka pa lang, wag na wag mong gagawin yung magtatanggal o magkakabit ka ng IC na malapit sa nakasealed na IC o yung may dikit na IC. Katulad nung sitwasyon dyan guys, ano yan, katabi nyan yung, hindi ako nagkakamali, memory o CPU yung katabi nyan. Ako kaya ko nang tanggalin yan guys ng ano, ng wala yung dalawang heatsink na yun o dalawang bakal na pinatong ko doon. Nakailang perfect na rin ako nyan. Kumbaga, anim na perfect tsaka dalawang putok. Pero hindi ko pa rin ina-apply sa customer ko. Kasi gusto ko makagawa pa ako ng ilang perfect pa para professional yung dating. Dati, takot na takot akong hinangin kapag mayroong katabing sealed IC.
Ngayon ang nagbigay sa akin ng idea dyan, si Master Abel Meneses. Sinabi niya sa akin na kaya mong matanggal yan, nang hindi puputok yung sealed na IC. So ngayon, pinractice ko yung steps na yun. Pinractice ko yung third step ng Hitin Mitsurugi. Ang ginawa ko dun sa mga scrap ko, yung mga nabibili kong mga sira, doon ko pinagpapraktisan. Naghahanap ako ng malapit sa mga sealed na IC, tapos tinatanggal ko ng walang ano yun, walang mga suporta. Kaya yun, malaking bagay din yan si Master. Tapos guys, ayan, kapag nagkakabit ako ng IC, ginagalaw ko ng konti kapag alam kong luto na. Kumbaga, inaayon ko siya para, tsaka para ano, magtama yung mga ano niya, mga tingga. Tapos papalamigin ko lang yan ng konti. Tapos ang gagawin ko, meron pa akong final dyan. Lalagyan ko uli ng medyo maraming flux o Amtec. Tapos ngayon, doon ko na siya iinitan ng hindi ko gagalawin. Lulutuin ko uli siya ng hindi ko gagalawin. Kasi minsan, kahit ginagalaw natin, meron pagkakataon na misalign siya. So kapag nilagyan natin ng magandang flux yan o flux, tapos ininitan uli natin, medyo aayon pa yan ng konti. Sabihin, mas mag-a-align siya. Yun ang discarte ko. Ewan ko lang sa iba, pero sa akin, yan ang discarte ko. Para sa akin kasi, mas sureball yan. Kesa yung pagkatapos galawin, papalamigin. Ayan, okay na. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no rival, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Bago naman i-test, check ko muna kung may shorted o wala. Para sigurado kasi mahirap na yung nilalagay na lang kaagad. Minsan kasi nagkaka-problema. Minsan pumuputok yung battery o kaya pumuputok ulit yung pyesa o yung ibang pyesa naman. Kaya mabuti na yung sure. Tapos ngayon, tetestingin ko siya. Wala munang battery kundi yung connector lang muna ng charger. Tapos ikokonek ko ngayon yung charger. Tapos, check ko ngayon yung supply. Yan. Kung makikita natin, meron na siyang 1.7, meron na siyang 4.1. So, indication na okay na. So, check ko na lang yung iba dyan, pero nakita ko okay na. So, ang next naman natin gagawin ngayon, ikakabit na natin yung battery. So makikita natin dyan sa charging rate nya, ayun, naging ano na siya, 1.1. Normal na yan guys. Pag ganyan, na malaki na yung chance na success tayo. Sabihin natin mga 80 to 90% na yan. So yan, dapat mag-indicate yan, dapat mag-on na yan. Ayun, meron na tayong nakita. Ngayon, chine-check ko rin yung mga IC o yung IC yung pinalitan natin kung umiinit ng sobra. Pinakiramdaman ko muna. Pero napansin ko rin dyan, medyo naglo-loko rin yung ano niya, yung sa charging port niya. So, ihiwalay natin yung video nun, yung pagpalit nun. Okay, pass forward na natin guys. Yung nag 2% na guys yung battery, yung karga, tinry ko siyang i-power on. Bali, antayin na lang natin na bumukas siya sa menu para sigurado. Minsan kasi may palya pa rin pag ganyan eh. Minsan stack up. So ayun guys, success tayo. Okay na okay ito. Natin. Kumakasya na 'yung up and down, ano ba 'yun?
Ayan, okay. Okay siya sa up and down. Okay sa left and right. So, sa dial tayo. Pwede pa yung piano to, no? Sintonado, ah. Hanapin natin. Sintonado. Ba, pwede, pwede. Ba, pwede, pwede. Pwede. Ano ang piano yun? Gagawin. So, ito lang muna guys. At gagawa na lang tayo ng second video para dun sa charging port tsaka sa pagbuo nito. So, yun lang muna. At shoutout na lang sa mga master at tropa natin. Pati na rin sa tumutulong sa atin. Salamat. At sana makatulong itong video natin sa lahat, lalo na sa mga bago. Okay. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back.